Noong 2022 election sa Negros Oriental na ideklara si Pride Tevez bilang nanalong gobernador. Ngunit makalipas lamang 4 buwan, idineklara ang napatay na si Governor Roel Digamo bilang tunay na nanalo. Ang dahilan, ibinigay kay Digamo ang mga botong nakuha ng independent candidate na si Grego Roel Digamo na idineklara ng Commission on Elections na nuisance candidate. Ibinahagi ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia ang dahilan sa pagpapaba sa pwesto ni Tevez at ang pag-upo naman ni Digamo. Yung patungkol po sa Negros, for the record, bakit po nagtagal ng konti sa COMELEC? Sapagkat nag-tie po ang boto sa komisyon bago ako dumating. Ang voting po sa COMELEC ay 2-2. So matagal po nag-2-2 ang voting. Pag 2-2 po, wala, you cannot dispose of the case. Nung pumasok po ako, I voted to I voted in favor of Digamo. And naging voting po noon ay 3-2. And we explained that that vote is enough. Because according to the Supreme Court, if after a rehearing, revoting, the majority was not reached, then the decision of the division is affirmed. Ang decision po ng division pabor kay Digamo. So I broke the tie in favor of Governor Digamo. Si Senator Sherwin Gatchalian naghain ng panukala na humihiling ng mas mabigat na kaparusahan at pagkakakulong na sa mga idideklarang nuisance candidates. Katuwiran niya, ang paglahok ng nuisance candidate sa eleksyon ay nagdudulot pa ng tensyon na nauuwi sa karahasan. Sa panukala, kulong na hindi bababa sa 1 taon at hindi lalagpas sa 6 taon ang maaring igawad sa nuisance candidate. At ito ay pinaburan ni Garcia. Ako po naniniwala lang na dapat nang pigilan at patigilin natin yung pagpa-file ng nuisance candidacies. Kaya po, I'm joining Senator Gatchalian. Kaya po, nung ako rin po ay nag-propose talaga na gawin na siyang criminal. Maging criminal case ang pagpa-file ng nuisance candidacies para po hindi man matakot, para lang maturuan ng leksyon yung mga magpapa-file ng candidacy. So, I support po yung initiative na yan. Dagdag pa nito, natatakpan ng mga panggulong kandidato ang karapatan sa tamang pagboto ng taong bayan. Tama po kayo. Nagiging dahilan niyang nuisance candidacies kung bakit nadideprive ang lehitimong kandidato ng kanilang lehitimong boto. Dahil madami po mga botante natin ang nagkakamali, nalilito, hindi pala yun ang binoto nila, yung taong yon, dahil sa nalito lang sila, nagkamali sila. Tama din diin ng opisyal na makasuhan ang mga nasa likod ng pagtakbo ng nuisance candidates kung meron man at kung may sapat na ebidensya. Dapat kung mapipinpoint natin, there should be a conspiracy to run for as a nuisance candidate. Ibig sabihin, the act of one is the act of all. Kung matetrace natin kung sino nagpatakbo, dapat din i-disqualify yung nagpatakbo yan, kasuhan yung nag-disqualify na yan, kahit na fine or imprisonment, at perpetually i-disqualify. Sapagkat alam naman natin, madaming nuisance candidates ang tumatakbo, hindi sa sarili nilang kagustuhan. Madami dyan may nagpatakbo lang. Pagkatapos mag-file ng candidacy, bigla na lang mawawala. Isa pa sa nais niyang ipagbawal para hindi maisama pa sa balota ang pangalan na mapapatunayan ng nuisance candidates. Isa pa po sa pinopropose ko, maliban sa pagkikriminalize ng nuisance candidates, alam niyo po, dapat ipagbawal ang pagpa-file by SPA, yung may special power of attorney. Hindi mo nakita ang pagmumukha, nag-file ng SPA. Eh bakit po pag mag-withdraw, dapat personal? Pag magpa-file SPA, dapat pag magpa-file pag SPA, pag magpa-file personal, pag mag-withdraw personal. Ganun po dapat para nakikita natin sino talaga ang tunay na kandidato. Ngayon papalapit na ang barangay at sangguniang kabataan elections, ipinaalala ni Garcia na ang local COMELEC ay maaring hindi natanggapin ang Certificate of Candidacy o COC ng mga tatakbo sa eleksyon kung sa qualifications pa lamang ay wala na silang karapatang kumandidato. Hindi po outright DQ, hindi po namin tatanggapin ang COCs nila. Ngayon, kung hindi tinanggap ng local COMELEC nila namin, ano po ang solusyon nila? Go to COMELEC main office, file an appeal. We will resolve your appeal before October 30. Pangako pa ni Garcia, sa papalapit na barangay at SK elections, hindi na abot sa araw ng butuhan ang pagdidesisyon nila sa mga issue ukol sa nuisance candidates. Janis Cosio, Radyo Inquirer Online,
bayang nagtatanong, mamaya nag-uusisa.